Merong oracle si Jonah, pero very, very short. Only 5 words in Hebrew. 40 days more, and Nineveh shall be overthrown. Itong session natin, session number 43, pangatlong lockdown, ay last session natin sa course natin na online prophetic books. We have survived 43 sessions, so hindi mahirap na yung next sessions pa ay kayang-kaya natin. Jonah, ayan. Alam ko na hindi kayo unfamiliar, na hindi bago sa inyo ang kwento ni Jonah. Marami sa inyo, not all, alam nyo na yung story about Jonah. So, hindi lang kayo ang may alam tungkol kay Jonah, pati si Jesus. He mentioned the sign of Jonah noong hinahanapan siya ng humihingi ng mga tao ng tanda, ng sign. Di ba sa sign? And then sabi niya, no sign will be given them except the sign of Jonah. Yun ang sabi niya sa Gospel of Matthew, sa also in the Gospel of Luke, twice in Matthew. No? Yung hindi daw siya magbibigay ng sign except the sign of Jonah. Ano kaya itong sign of Jonah? So, mabuti na lang, some afterwards, in the same Gospel of Matthew, merong hint. Sabi niya, for just as Jonah was 3 days and 3 nights doon sa belly of the Ketos, translated by the New American Bible as sea monster, bahala na kayo, big fish or whale. So for 3 days and 3 nights, the Son of Man will be in the heart of the earth. So, taking the cue ng Gospel of Matthew, yung sign of Jonah has something to do with the resurrection of Jesus. The point is, sikat yung story ni Jonah na pati si Jesus, he used that to tell us a parable or tell us a metaphor about the mystery of the Paschal mystery about his resurrection, death and resurrection. Incidentally, okay, ito alam ni Father Ronnie, yung later on, yung mga early Christians, no, noong humahanap sila ng image ng binyag, no, then they used yung belly of the big fish of the sea monster is according to some of the fathers of the church like the baptismal font, no? Yung baptismal font kung saan binibinyagan yung tao, yung bata here for example in our case ay inahalintulad nila sa belly of the sea monster. Example na lang ito. Ang tawag ito ay sarcophagus, burial box. Nung una, kung saan nilalagay yung bones nung unang panahon, by the early Christians, 300 AD ito, nasa Vatican Museum, mapapansin nyo, I will enlarge that part, no? Ito yung boat, and then tinapon si Jonah ng mga sailors, no? Nilamon siya ng sea monster, and then lumabas siya doon, a new person, para bang binyag na binuhusan ka ng tubig o dumaan ka sa tubig to be a newborn person, katulad nito, like in the time of creation. So, it's interesting, you can simply Google kung may chance kayo yung sarcophagus of Jonah and then tignan yung explanation ng mga experts doon kung what are these images na nandito. We don't have much time to na i-explain ko lahat. Ang point ay even among the early Christians, si Jonah ay popular, well-known, especially sa
area ng sacrament of baptism. Kasi nga, yung baptism, di ba, something to do with new life, resurrection, no, of Jesus. So, no wonder, later on, the early Christians, ginamit na yung image nung si Jonah na nasa loob ng, nasa ilalim ng karagatan, inside the belly of the big fish, of the whale or sea monster, just like a person undergoing baptism, ilulubog siya sa tubig, at lalabas siya na panibagong nilalang, a new person, a new man or a new woman, dying sa baptism and rising again into new life. Ang expert ng liturgy ay nandyan, si Father Rony Crisostomo, siya na lang ang tanungin ninyo. So, point number one, again, i-review natin yung nadaanan natin, na prophets of Israel after the exile, grino po natin, meaning when we say after the exile, after 539 BC, no, the beginning of the Persian Empire, so 3rd Isaiah, tapos na natin, Haggai, and Zechariah were prophets na na-mention dun sa book of Ezra and Nehemiah. Jonah, kayong gabi, Malachi, tapos na Joel, the other Wednesday, and Obadiah, tapos na rin natin. That therefore ends our list ng prophetic literature. Hinuli natin si Jonah. Bakit? Kasi si Jonah na iiba na prophet. Nilagay ko nga in quotation mark, Jonah the prophet. Kasi hindi siya katulad nung mga propeta na napag-aralan na natin. Not your typical prophet. Iba. Pag binasa mo, masasabi mo, propeta ba ito? Iba yung alam kong propeta. Simula kina Isaiah, Jeremiah, no? Malakay, lahat ng ano natin na iba. Kasi, wala naman siyang oracle. Wala naman siyang, di ba, mga propeta, mahilig sila ng oracles. The word of the Lord, tapos sasabihin nila, either condemnation or encouragement, or may oracle sila. Merong oracle si Jonah, pero very, very short. Very short. Only 5 words in Hebrew. Hindi nga lang nabasa ng... hindi nabasa ng PowerPoint ang aking Hebrew. Anyway, rely on what I say, na 5 words lang in Hebrew yung oracle niya. And in English, it is this one, 40 days more, and Nineveh shall be overthrown. Half-hearted pa naman na sinabi ni Jonah ito, kasi nga, pinadala siya ng Diyos sa Nineveh para sabihin yung message, pero hindi siya ginaganahan sabihin yung message. Ayaw niya magsisi yung mga taga Nineveh. Gusto niya maparusahan sila. So, that's the oracle. So, masasabi mo ang prophet si Jonah, yun lang sinabi niya. 5 words lang, no? Tikpang nawala. No? Pwede namang hindi niya, hindi direct quotation ito, pwede na lang sinummarize ng author. So, you see, he's not your typical prophet. Moreover, pag nag-aral tayo ng prophets, yung mga message nila ang napakinggan natin, no? Hindi yung kanilang talambuhay, yung kanilang biography, very very few ang nagtungkol sa kanilang buhay. Pero itong libro na Prophet Jonah, a story ito about the prophet, not what the prophet said, but a story about him. Wala tayong ganun na prophetic book. Lagi silang may mga oracles, may mga speeches, may mga discourso, may mga condemnation, may mga praises, may prayer pa, etc. Pero not really the whole book, which is a narrative tungkol sa buhay ng propeta na ito. At hindi lang yan, yung story ni Jonah, alam natin falls into some kind of sa mga movies ngayon, yung patawa, no? Biblical comedy.
Kasi katawa-tawa si Jonah dito eh. Mamaya ikukwento natin. Katawa-tawa siya. He is, if those who are the older ones, they still remember yung famous character ng comics na King Koy. Katawa-tawang character ng comics, ng panahon pa ng comics. Si King. So parang King Koy si Jonah dito. No? Pinapunta siya ng Diyos, ibang pinuntahan niya. No? Tapos nilabon siya ng isda, niluwal siya, tapos gusto niya ng mamatay. So parang it's not a serious story, it's a comedy. King Koy si Jonah dito. In fact, his name Jonah in Hebrew, Jonah ay dove. Sabon talaga yun dito. Dove. Sa Biblia, pag dove, it is, well, meron kayong dove na Holy Spirit sa New Testament, but that is already Greek influence yun. Pero pagdating mo sa Old Testament, yung dove, Jonah, kung saan hinango yung pangalan ng Jonah, ay it's a silly bird, stupid bird. Kaya nga, pagdating mo sa kay Prophet Hosea, sabi niya doon, yun daw Israel, lang tinawag niya ay Ephraim, ay dahil nga lagi silang matigas ang kanilang ulo, kaya sabi niya, they're like a silly dove. So yung dove ay hindi siya magandang ibon, unlike the eagle, for example, no? The wings of the eagle hovering, so hindi ganon, like the eagle's wings, hindi ganyan. Yung dove, obserbahan niyo yung dove, ibon ba yan? Bakit lumipad? Tapos nasa baba din. So, in between the a real bird and an animal. So, it's a stupid creature. So, yan lang pinangalan sa kanya, si King Koy Jonah. No? Ang gandang pangalan, Jonah. Tapos ang dami ang pangalan natin, oh, si Jonas, o si, oh, ang gandang pakinggan. Ha? Pero, if you were in those days, no, pag sinabing Jonah, pinaglaroan yung pangalan mo. No? Yan, ikaw si King Koy. And, as we know, reluctant prophet. He is not your typical prophet na nagde-demand ng obedience at nag-o-obey sa Diyos. Kahit nagko-complain sa Diyos, katulad ni Jeremias, at the end of the day, sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. No? Eh, hey, Jonah is not like that. He was true and true, a reluctant prophet. And disobeyed God even, as we shall see later. Now, the times of the prophet. Number three, the time, yung panahon ng ating propeta. Merong Jonah na nabanggit sa second book of Kings, in chapter 14, verse 25, as a certain Jonah, prophet Jonah, sabi doon, son of Amittai from Gath-Hepher. Now, sa libro ni Jonah, similar phrases used. Jonah, son of Amittai. So, pareho ba itong nabanggit sa second book of Kings, na Prophet Jonah, son of Amittai, doon sa propeta natin sa libro ng Prophet Jonah. Yung Prophet Jonah, yung panahon ng mga hari ay during the time of King Jeroboam II of Israel, so 8th century BC, a prophet before the exile. Remember kanina, sinabi ko si Jonah ay prophet after the exile. Ngayon naman, merong prophet Jonah before the exile. Pareho ba ang mga, parehong tao ba yon? Let us see. And the prophet there, the prophet doon sa libro ng mga hari, ay he was sent to preach salvation to an evil king of Israel. Nothing mentioned na siya'y napunta sa Gentile capital city ng dreaded Assyrian Empire, which is Nineveh, or as some of the American participants and presenters doon sa Catholic Biblical Association of America, ang pronunciation nila ay Nineveh. So, Nineveh, a prophet sent to preach salvation
to the king of Israel, hindi outside of Israel. Kasi yung Nineveh ay outside Israel. Inexplain ko yan noon nung dinalo pa nga ni Pope, if you still remember, nung pumunta siya sa Mosul, sa Iraq, few months ago. So, hindi naman bilanggit doon si Jonah na napunta siya doon. Yun ang Prophet Jonah sa libro ni Propeta Jonah. So, yun pa lang, mukhang klaro na na hindi pareho itong tao na ito doon sa Prophet Jonah natin ngayong gabi. Moreover, the Prophet Jonah in the book of Jonah ay iba yung character niya dyan doon sa Second Book of King. Sandali lang siya binanggit doon, then no more. Wala nang pa-follow up kung anong ginawa o anong saan napunta yung propeta na yan, anong result ng kanyang message doon sa hari na si Jeroboam. Wala. Parang one line, one sentence, tapos na siya doon. Hindi na siya pinagka-interesan ng writer ng Second Book of Kings. Pero, maybe, this is a theory, maybe, or perhaps, after the exile, may gumawa ng story. A story was created after that figure na sandali lang binanggit sa Second Book of Kings. And so a story is made out of him, no? Which was written after the exile. So yung Jonah na meron tayo dito would really be a post-exile prophet after 539 BC, which is 6th century, not 8th century. Anong relasyon ng dalawa? Itong theory ng mga ibang komentarista na yung Jonah na historical, yung Second Book of Kings, na hindi siya pinagka-interesan masyado ang kanyang story afterwards, no? Later on, after the exile, after 200 years, somebody would create a story out of him, and whether that story is historical or not, we don't have anymore a way to find it, pero sabi ng mga experts, a fiction yon, katang-isip na nung writer. Wala nang basehan sa history o kasaysayan yung kwento niya, yung parehong pangalan lang yung magkarugtong. So, unrelated. Para bang, what are some examples? I'll give you an example. Enoch, yung character ng Enoch sa Bible. Okay. Sa Book of Genesis, si Enoch, sandali lang siyang binanggit. No? Pero, before the time of Christ, meaning, naging sikat si Enoch, so many stories were created tungkol kay Enoch. May first Enoch pa nga, pero hindi na napasama sa Biblia. Pero sikat siya. So, that is an example na kung gusto mong may magsusulat sa iyo, kunti lang ang babanggitin sa buhay mo, and then later on, somebody will spin a story out of that sandali na na-mention na pangalan mo. Because you are mysterious. Bakit nabanggit yon? So then, a story is made out of that name. So, in short, the book of Jonah is a story. Okay, don't be scandalized. It's a story, sabi ng mga experts. It has no basis really na mayroong talagang nabuhay na Jonah. Kung may nabuhay na Jonah, it's the Jonah in the Second Book of Kings, yung historical Jonah. Kaso, we don't have any more information about him after that. After 200 years, saka pa lang mayroong gumawa ng story tungkol sa Jonah na pangalan, pero nothing in relation anymore doon sa Jonah sa Second Book of Kings. Kasi nga, sabi ko kanina, yung Jonah dito, doon sa Second Book of Kings, wala naman siyang
interest doon sa Nineveh. He was more interested sa na pagsabihan yung evil king ng Jerusalem, not sa Nineveh. And Nineveh was destroyed as a kingdom as a capital city in 612 BC. So most likely then nabanggit ni John the book of Jonah na Nineveh was a great city, was past tense. So mukhang yung nagsulat ng libro ni Jonah, alam niya na wala nang Nineveh noong nagsusulat siya. Ruins na yung Nineveh. So he was imagining of a Nineveh of old, no? Yung ano pa, malaki pa yung Nineveh, yung sikat pa, is the golden age of Nineveh, yung powerful pa ang Nineveh, is still the capital city of the Assyrian Empire in the 6th century BC, in the 8th century BC. Pero, as we all know in history, Nineveh was gone in 602 BC. So yung libro ni Jonah is dated later, shortly after this 612 BC. Yun yung style ng mga historians ng Biblia. So, i-date nila si Jonah ngayon na after the fall of Nineveh in 612 BC, kasi nga, nung dinidescribe ni Jonah ang Nineveh, is already a was, past tense, was a great city. And then, sa libro ni Jonah, klaro yung use of the Aramaic language in the book. Yung Aramaic language became a famous language during the Persian Empire after the exile. Before the exile, it was Hebrew. And then later on, naging lingua franca na, naging tang na, parang yung Latin, and then it became Italian or Spanish, no? So, madali mong ma-date yung isang country na nagsasalita ng Latin nung unang panahon, mga Latin literature, panahon ni na mga Caesars, for example, and then later on, mga Italians na sinagsasalita. Hindi, modern na yun. So Aramaic yung ginamit na may mga expressions dito na ina-identify na is really Aramaic. For example, the word decree. May decree yung hari. Yung salitang decree, you don't find that in the Hebrew, but in the Aramaic. So, kaya, yan ang conclusion nila na itong libro ni Jonah, hindi sa panahon ng Nineveh of old, but really very late, no? After the exile, na kasi nga pati yung language, makikita yung influence ng much later language, and that much later language is Aramaic. Yung Aramaic na salita ni Jesus is related to this, pero hindi exactly the same. So, and then yung Aramaic will persist as a language until the time of Jesus. Kaya yung language na salita ni Jesus was Aramaic. It was not Hebrew. Yung Hebrew ay ginagamit na lang nung panahon ni Jesus sa liturgical celebration, sa temple, sa Torah, sa kanilang Biblia. Pero yung apang araw-araw nila na transaction, pagsasalita, lingwahe ay Aramaic and Greek. Lalo-lalo na yung mga nakapag-aral o educated. So, what kind of literary style then or genre is the book of Jonah? Sinabi natin kanina, parang short story, 4 chapters. Sa world of literature, ang tawag nila dyan ay novela. Where we get the word novela. Yung novela kasi sa atin mahaba eh. Pero originally yung novela means a short story or a kind of a parable, no? Yung story na naghahambing, pataling-haga, no? So meron siyang pinupuntirya, or in the Hebrew it's called mashal. By the way, we will have of this kind of topic, parable, mashal, pagdating natin yung wisdom literature books na binabalak ko kasunod na course pagkatapos ng prophets. Yun yung susunod natin, wisdom book.
Or a didactic story, a story na nagbibigay ng instruction o turo o leksyon o may aral. Marami tayong mga story na nagbibigay, yung mga ginagamit ng mga bata, didactic story yon. Pepe and Pilar, yun ba yun ang panahon namin? Pepe and Pilar, Cinderella, you know, all this, Beauty and the Beast, didactic story. There are stories, not really historical, wala naman sa kanya, but created, no? Katang isip, no? Pero yung katotohanan niya is yung pagtuturo niya ng certain lessons in life. So, didactic story. Or maybe a kind of a prophetic story. Stories that revolve around the life and the activity of a prophet. At we have encountered yan sa in the past, no? Nung pinag-aralan natin po, alimbawa yung buhay ni Prophet Samuel. So, may stories around the life of Samuel, the life of Elijah, no? In the Book of Kings, the life of Elisha, the student of Elijah. So, may mga prophets na may story tungkol sa kanilang buhay. The only difference is that si Samuel, si Elijah, at si Elisha, sila ay obedient to the Lord, no? Tumatalima sila kay Lord. Eh si Jonah is dumb, is silly person, no? He didn't do that. A reluctant prophet even disobeyed God. So, yun yung pagkakaiba nila. Or maybe, sabi ng iba, it's a protest story. What is a protest story? A story that in true images, characters, describes a certain situation and want to communicate that he is disagreeing doon sa sitwasyon na yan. Nagpo-protest sa laban sa isang, for example, mapang-aping sitwasyon. Katulad nung Noli Metangela ni Rizal. Diba? Fiction yon. Wala naman talagang Padre Damaso in real life. Wala naman Maria Clara. Wala naman ding Elias na in real life. But those characters are based from the imagination of Rizal doon sa nangyayari at that particular period of time. No? And Rice wrote a story in protest doon sa sitwasyon na oppressive. So, that's a protest story. And Jonah, sabi ng iba, would be some kind of like a protest story. Kasi nga, anong pinaprotestahan ng libro ni Jonah? Pinaprotestahan niya yung policy ni Nana Ezra Nehemiah na walang halaga ang mga hentil. O kaya, Gentiles cannot enjoy or welcome dun sa blessing ni Lord. No? Remember si Joel, nung sinabi natin kay Joel, na yung prophecy ni Joel, strangers will never come again into this city. So, para bang lahat ng foreigners, Gentiles will be out. And yung kay Ezra Nehemiah, na pag-aaralan natin in the future, yung policy niya, hindi nga pwedeng mag-asawa sa hentil. Kung yung it so happen na in love ka at doon sa taga Assyria o taga Babylonia o taga Greka, hindi pwede yun. Kasi nga, you should only marry a Jew. No? Dapat Hudyo din. Yun yung sabi ng policy ni Ezra Nehemiah yun, nakalagay doon sa Ezra Nehemiah, no to intermarriage. You only marry of your own kind, meaning Jew, Mudyo. So, in protest, mukhang yung writer ng parang Rizal, writer ng Book of Jonah, did not like that policy, and so he wrote a story in protest of that. Kasi yung Jonah, as you notice, yung mga Nineveh,
mga taga Ninevites, and even the sailors na kung saan siya sumakay ng mga hentil, they prayed to God, and the people from Nineveh converted. No? So makikita mo doon na yung story na yon is really pro-hentil, pro-pagano, no? Pro-pagan world. Whereas in some parts of the Bible, like Ezra and Nehemiah, no to the pagan world because they will they will introduce idols, no? They will teach you false worship, mga ganun. So as much as we can, ito lang muna tayo, no? Kasi pag-aasawa dito lang sa atin lang, kasi pag mag-asawa ka ng tagalabas, i-introduce niya yung worship of other gods, idolatry, and so on. So, it's a protest story. Sabi ng libro ni Jonah, no, Gentiles are also welcome sa Panginoon. No? He is also merciful to them. And they can also be saved. Hindi lang tayo. So, protest story, yung tawag nila dyan. So, mamili kayo kung anong gusto nyong, Father, gusto ko si Jonah historical. Talaga makasaysayan. Well, sige. I have no objection. Pero I tell you, ikaw lang at kakaunti lang yung nagsasabi na ganyan ngayon. No? Only very few are saying that. Among those who have studied the Bible and the Book of Jonah, no, very few are saying na si Jonah ay talagang totoong tao na may character talaga na ganyan. Very few are saying that. What they are saying is that this is a story that probably is based on a person na hindi natin connected naman dito sa pangalan lang kinuha. And describing yung situation after the exile. Okay. The structure. So, pag-story, merong plot, di ba? I don't know what is Tagalog o plot. May kwento, sabi na lang natin. Di ba, pag nanonood kayo ng movie o nagbabasa ng short story o novela, minsan manonood, ano bang kwento niya? Anong kwento? Meaning, what is the plot? Kasi pag walang plot yung movie, you get bored. No? Wala siyang direction, wala po confusing yung mga characters, wala siyang anong plot niya, kaya anong gusto niyang point? Walang plot, ibig sabihin. Kasi a story is a story because of its emplotment, sabi nila. Mayroon siyang plot. No? Ni kwento siya. No? And the book can be divided into two parts. Let's see, the first part is yung unang mission ni Jonah. So, ano yung mission niya? Well, puntahan ninyo yung chapter 1 of the book of Jonah, okay? At familiar tayo doon, diba? Tinawag siya ng Diyos, the word of the Lord came to Jonah, son of Amittai, sabi niya, saying, go at once to Nineveh, that great city. Sabi mo sa kanila na yung wickedness ay nakarating sa akin. So, Jonah is being sent sa mission na wawarningan ang mga Nineveh. The great city of Nineveh, the New York of the ancient world. Para bang ikaw ay taga-maliit na bansa na tinatawag na Pilipinas, tapos sasabihin sa'yo, ikaw, punta ka sa New York, at the heart of the, where is the heart of the New York? You preach there. No? Tell the people there, warn them to return, to convert, to repent. Ayun. Yeah. So, as we know, anong ginawa ni Jonah? Well, Jonah went away from the presence of the Lord. No? In verse 3, no? Sa halip na sundin niya ang Panginoon, he set out to flee to a place called Tarshish away from the presence of the Lord. The reason that yung opposite side ang pinuntahan niya, dahil
malalaman natin later, ayaw ni Jonah na yung Nineveh ay magbalik loob sa Diyos to repent because he earnestly wants God to destroy Israel's enemies. Lawas naman yung, maalala nyo yung oracle against Nineveh na propeta, di ba? Pinag-aralan natin yung isang propeta na wala na siyang ibang message kundi laban sa Nineveh, and that is Prophet Nahum. So we understand yung hatred ni Jonah kasi nga because of the Ninevites, Assyrian Empire, Israel's kingdom was decimated, and talagang kinawawa sila. So, bakit mo nalang pagbibigyan ng chance yan na magsisi at mailigtas? Dapat masira sila. So, yun yung ano ni Jonah. Kaya sa halip na sundin niya yung sinabi ni God, well, he went the opposite side. No? So, then, alam natin ang mangyari dun sa letter A. Sumakay siya ng ship ng ship, and then nagkaroon ng malaking wind, the great wind, no, and storm, no, sabay-sabay na yon, no, and the ship, yung barko, threatened to break up. I don't know kung nakaranas na kayo na gano'n, but I personally experienced that kind of situation. No? Hindi naman katulad kami ni Jonah na tinatakasan namin si Lord. In fact, it's the opposite. No? Kasama ko yung isang pari, seminarista pa lang ako noon, nasa isla kami, at yung pari, signal number two, magmimisa sa next island, sa likod pa ng isla. No? Hindi, may isla kaming kaharap, pero yung likod niya pa, signal number two. At ako yung taga bundok, kaya hindi ko alam yung malalaking alon o ano man yan. Basta sumama ako sa kanya, at pagdating namin sa laot, Diyos, sabi ko sa sarili, ito bang malalaking alon? I have no idea what is a gasimbahan daw na alon. Pero malalaking alon talaga. No? Tinignan ko yung pare, tahimik siya, yung makasamahan ko. Siguro, talaga malaking alon siguro ito. Bakit wala na nagtatawanan? No? At, I started to pray. Kasi, and then, there was a big wave and hit the boat. No? Yun. Nag-break up yung boat. No? Kahiwa-hiwalay. Pabuti na lang, I was able to grab ang isang container na empty na pinaglalagyan ng gasolina, and then from that I also swam a bit para kunin yung isa pang high school student na sumama sa amin na a volunteer catechist, and got her with me. No, yung pare naman, nakita niya rin yung isa, so marunong siyang lumangoy, magaling siya, and then the boatman took care of the boat, and so ayun, we were in the situation of Jonah. Mabuti na lang, nakita kami ng mga tao far away, dahil nga may napansin ng mga tao na may kaisa-isang boat na naglalayag in the midst of the storm, at napansin na yung bangka ni Father yon, and so they started to come and assisted us. So yun, Jonah, and the sailors, no? The sailors, natakot na rin. Could you imagine? Yung seasoned sailors, natakot na, were afraid. And each one of them daw, they cried to his God. So, polytheistic. No? Maraming, kanya-kanya silang Diyos eh. Maliwanag niyo, mga sailors ay pagans, mga Gentiles. They have their own gods. Pero, sanay na sila sa barko, araw-araw sa naglalayag, natakot sila. Bibihira kang makakita ng takot na sailor kasi nga, sanay na sila dyan eh. Then, the sailor was afraid.
They prayed and they started to throw the cargo that na nasa a ship into the sea para gagaan. And anong ginagawa ni Jonah? Nandoon sa ilalim ng the hold of the ship at natutulog. He was fast asleep. Sa Hebrew, mas malalim mga ang ginamit na word, na tardema. Sabi, he was in deep sleep. Parang si Jesus noong lulubog na yung ano, di ba tulog si Jesus, sabi, Lord, are you going to let us drown? Sabi ng mga disciples doon sa boat. Dahil si Jesus, tulog na tulog. And so, you know the story then, yung captain came and nakita niya na natutulog si Jonah, ginising siya, and then sabi, magdasal ka! No? Baka yung Diyos mo will spare us a thought so that we would not perish. So, guarantee, naninigurado yung kapitan, no? Hindi siya naniniwala doon sa Diyos niya. Baka yung Diyos mo powerful. You see the idea of polytheism, yung maraming Diyos, no? O baka yung itong Diyos na ito, mas makapangyarihan kasi yung Diyos doon sa kabila, no? So, the sailors, therefore, said to one another, baka may balat, sabi natin, di ba? May malas, no? So, dito sa loob, loob ng boat na ito, so they started to cast lots, and sure enough, alam na natin ang mangyayari, nagbabasa, it fell on Jonah. And so, sabi nila sa kanya, ipaliwanag mo nga, bakit we are encountering this kind of storm na napakalakas. No? Sabi niya, this calamity. Tapos in-interview siya, no? Anong occupation mo? No? Saan ka lang galing? No? So parang merong on the job interview. No? And anong bansa, saan ka bansa lang galing? And anong klaseng bayan ang meron ka? No? And then, anong sabi ni Jonah? Very proud pa siya. I am a Hebrew. He said that I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Sinungaling si Jonah. No? Sabi niya, I am a Hebrew. I worship the God of heaven and the earth. Worship siya, pero hindi naman niya sinunod ang Diyos. So, makikita niyo na doon yung you can worship God, but not necessarily following the will of God. Ito ba yun ang problema ng mga prophets? They offer sacrifice yung mga tao, but they disregard naman yung justice sa mga oppressed, sa mga poor, sa mga those who are hungry, those who are downtrodden, di ba? Merong disjunction yung worship and sense of mishpat, sense of justice, sense of duty to your, and kumbaga, loving God and loving your neighbor. Sabi, I am Hebrew. I worship God. Aso, hindi naman niya sinunod yung Diyos. Worship lang, hindi naman sinunod. Then, sabi ng mga lalaki, who, na, lalo pa sila daw natakot, yung mga sailors, no, and said to him, what is this na ginawa mo for the menu? May sense yung mga sailors na tumatakas siya from the presence of the Lord because he had told them so. So makikita niyo yung mga sailors, medyo may believe sila sa Diyos ng Israel. Then, sinabi nila kay Jonah, anong gagawin natin? That the sea may quiet down for us. Sabi ni Jonah, nag-present si Jonah, sabi niya, pick me up and throw me into the sea. And the sea will quiet down for you, for I know it, because of me that this great storm has come upon you. Voluntary siya. No? In short, gusto niya na mamatay. And then later on, alam natin na towards the end, yun din ang gusto niya. Gusto niyang mamatay. So, hindi upang iligtas din sila. Yun yung, sabi niya, pero sa totoo lang, gusto niyo na lang maghara kiri. No?
Pero ayaw ng mga sailors, mas sensible pa yung mga sailors. They have a sense of the dignity of life, no? So the men rowed hard pa nga, no? Nagsinagwa talagang the pursuit, no? To bring the ship back to the land. Hindi nila pinakinggan yung suggestion ni Jonah. Kaso talagang wala na. So, dahil the sea grew more and more stormy against them, and nagdasal na sila yung mga sa kanino, hindi na sa Diyos nila, kundi sa Diyos ng Israel. So, at this point, these sailors who were pagans, who were Gentiles, suddenly became Yahweh worshippers. Suddenly, converted to the religion of Yahweh. Wala pang ang ginawa ni Jonah. Hindi naman niya sinabi, oh, magsisi na kayo. Kalikuran niyo ang inyong mga Diyos niyo. Your gods, no? Maniwala ka si Diyos ko. So, our God of Israel. No, they didn't even say that, no? They just simply realized out of the blue na their gods are impotent, and now they began na magdasal sa Diyos ng Israel na si Yahweh. Ang ganda pa ng dasal nila. Anong dasal niya? Please, O Lord, we pray. Beautiful prayer. Please, O Lord, we pray, do not let us perish dahil sa tao na ito, on account of this man's life. No? Do not make us guilty of innocent blood. Alam nila na mali yun, na itatapon nila si Jonah. Life is sacred. So even this pagan sailors had an idea of what life is all about. Hindi ganun lang na, di ba, akala natin yung mga sailors para mga pirata na walang halaga ang buhay. They can kill each other dun sa sea to survive. No? Yun yung mga idea natin pag nanonood tayo ng mga pirates in the Caribbean. No? No, they had an idea that life is sacred. This in guilt, do not allow us to be guilty of innocent blood by following yung suggestion ni Jonah. So, wala silang magawa. Later, they pick up Jonah and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. Miracle. And lalo pang napabilib ang mga sailors, mga manlalayag, because they feared the Lord, meaning they now become really believers of the Lord. No? And they offered sacrifice. So, para na silang mga Hudyo. They offered sacrifice to the Lord and made vows. Now, inside the boat, no, you cannot offer sacrifice inside the boat. You have to go to the temple to burn offering at this period in time. No? Ang legal na pagsasakripisyo, pag-o-offer, burnt sacrifice ay sa temple. No? And may temple na, kasi nga, after the exile, itatayo ng temple ni Ezra and Nehemiah. Pero the sailors, hindi naman din sila taga-roon, ang buhay na nasa karagatan, so they deem it proper, and God understood na they can offer sacrifice kahit sa loob ng boat. And alam na natin yung kasunod na eksena nung itinapon si Jonah, a large fish, great fish, a dag, in Hebrew, dag gadol. Dag is fish. Dag gadol is great. So, later on, other translations would be sea monsters, ballena, whale. Okay, you can have your own translation, but literally, dag gadol, great fish. Swallowed Jonah, alam na natin. At
So ito yung supposed to be this is the conjecture lang. Kung ang Nineveh is in Iraq, Babylon, and this is Israel, Joppa is where Jonah will sail from. Okay? Nasa what do you call this? Port ng Israel. From Joppa to Nineveh, na yun ang pupuntahan dapat niya, na sinabi ni God, doon ka sa Nineveh, i-preach mo. 550 miles, around 600 kilometers. Then, sa halip na doon siya, mas malapit pa nga. No? Dito siya, Tarsus, some would identify Spain, Europe, whatever. It's a, what a, Elan of Uz, something like that. Yung a name na pwede mong i-identify somewhere na malayo. No? Malayo. Malayong malayo. No? The opposite of where he is supposed to go. So, 2,500 miles. And ito yung portrait ng isang 17th century artist. Jonah and the whale. Sabi ng mga rabbis na noong nilamon ng big fish, daggadol si Jonah, hindi raw natiis ng, this is just equal na, no? Midrash yung story ng mga rabbis. Hindi natiis ng isda yung lasa ni Jonah. Mapait na mapait kasi disobedient siya. Kaya yung lasa daw na ano ay sa halip na natuwa na nasiyahan yung isda na meron siyang pagkain, buong-buong katawan ng tao ay niluwal niya dahil bitter daw yung lasa, hindi kaya ng stomach ng isda, kaya spit it out. Sabi ng mga rabbis to describe na si Jonah is what not a pleasant food dahil disobedient siya sa God. Pati isda inaayawan, no? yung biro mo, isda ayaw na lang isda siya, ano pa kayong ibang tao. So that's how the rabbis na explained yung bakit Jonah was instead na swallowed and became food ng isda na yan ay was spewed out. So, then we have the second mission of Jonah in chapter 3. Uulitin ulit. No? Second time around, season 2. Okay. Second attempt. So, the word of the Lord came to Jonah a second time. So, mayroong season 2. Saying, get up, go up to Nineveh, the great city, and proclaim it the message that I tell you. This time, sumunod si Jonah. Pero reluctant. Mapapansin nyo. Jonah set out and went to Nineveh according to the word of the Lord. Now, sabi ng storyteller, Nineveh was exceedingly large city. Napakalawak. 3 days walk across, hindi pa round, but across, tatlong araw. And Jonah began to go into the city going a day's walk. First day niya pala, hindi pa siya nakakalahati. Sinabi niya na yung message. Ito na yung oracle na sinabi ko kanina sa chapter 3, verse 4, na 5 verbs, words in Hebrew. And this is the only message of Jonah, half-hearted pa niya na sinabi, 40 days more and Nineveh shall be overthrown. Iyan sabi niya. So, hindi pa siya nakakalahati ng kanyang lakad. Imagine tatlong araw yung to cross that, ano, iba pa yung around, going around, cross pa lang yun. Laking gulat niya siguro, dahil hindi pa niya siguro natatapos ang kanyang sentence. Ang sumunod na dito, in verse 5, and the people of Nineveh believe God. Walang
Juan mo lang yung narrator na nagsabi agad, and the people of Nineveh believe God. And hindi lang yan, nag-fasting sila, everyone, great and small, pati hayop. And they put on sackcloth. Remember last time, yung nag-proclaim ni Joel ng fast, so sackcloth sa mga priest. So, at hindi lang yan, narinig nung hari, ng Nineveh, so anong ginawa ng hari, yung narinig yung short message, very short message, mas mahaba pa yung text natin, short text message, narinig niya, he rose from his throne, sabi doon, tinanggal niya ang kanyang robe, just like yung Joel nga, nung last time na diniscuss natin, nagsuot siya ng sackcloth, umupo siya doon sa dumi, sa ashes, and then proclaimed, and he had a proclamation, the decree. Ito na yung decree na ginawa niya. By the decree of the king, gumawa pa siya ng legal document. Laking gulat siguro ni Jonah. He didn't expect that. Na naging Republic Act pa yung kanyang message. Kahit na wala sa puso niya yung pag-deliver niya ng message, pati yung message niya na ano, ay naging formal message, meaning adopted by the king to be a policy. Dumaan sa Senado, hindi na dumaan sa Senado, hindi na dumaan sa ano, talagang vinito na ng hari. Ito ang dekreto. No human being or animal, no herd or flock shall taste anything. Lahat mag-fasting mula sa hayop, mula sa anuman ng human being na yan na buhay, magfa-fasting. Imagine, magtitika, meaning sense of repentance. And they shall not feed, they shall not drink water, human beings and animals shall be covered with sackcloth, for they shall cry mightily to God, to the God of Israel. And all shall turn from their evil ways and from the violence that is in their hands. Who knows? Baka magbago ang isip ng Diyos. At papatawarin niya tayo at hindi niya tayo lilipulin. His anger, fierce anger, may turn away from us and we will not perish. So, conversion of Nineveh. At ano ang nangyari afterwards? Pati yung Diyos na convert. When God saw what they did, how they turned from their evil ways, God changed His mind. Imagine, God changed His, Diyos nagbabago ang isip. Di ba Diyos? Dapat alam niya yun. Ba't magbabago ang isip? That is how powerful yung ginawa ng mga taga Nineveh na pagsisisi. Even God changed His mind no longer to bring them calamity or punishment, but mercy and forgiveness. Kaya, galit si Jonah in chapter 4 na. Nandito na sa letter B. God's attempt to convert Jonah. So, this time now, hindi na si Nineveh ang kino-convert, but si Jonah na. Yung nag-proclaim na ng conversion, siya pala ang i-convert. Hindi yung mga taga-Nineveh, kasi ang dalis nilang na-convert. Ang dalis nilang nagbalik loob. Isang iglap lang, nagbalik loob na sila. May formal decree. Yung pala, yung Diyos, ang minimission niya ay si Jonah. No? So, towards the end, makikita mo na it becomes like a, as I said, a comedy. No? A comedy. Na yung palang bida na nagsasabi na magbagong buhay kayo, ganun-ganun, siya pala ang pinagbabagong buhay ng Diyos.
So it's a irony, parody, comedy. So, anong mangyayari dyan? Nung narinig ni Jonah nga na na-convert, nagbagong nagsisi ang mga taga-Nineveh, half-hearted pa nga yung kanyang message, nagalit si Jonah. Kaya nga ayaw nga niyang, gusto niya maparusahan ang Nineveh. So, complain siya sa God. Complain siya kay Lord. Sabi niya, O Lord, sabi niya, is it not this what I said that I was still in my own country? That is why I fled to Tarshish at the beginning, for I knew that you are a gracious God and merciful, slow to anger and abounding in steadfast love and ready to relent from punishing. And now, O Lord, please take my life from me, for it is better for me to die than to live. Tampo na naman si Jonah. Sabi niya, mabait ka, Lord, mabait ka. Pero hindi siya talaga kusang loob o wholehearted yung pagkasabi niya na ganun. Parang, mabait ka, Lord. Pero sabi niya, sige, mabait ka, take away my life. No? Kasi it is better for me to die than to live. Napahiya siya and nagtampo siya. Kasi nga, hindi naman ganun ang dapat na mangyari. No? And the Lord said, bakit ka nagagalit? Is it right for you to be angry? So si Jonah went out of the city at umupo doon sa east of the city at gumawa siya ng tent and then mayroong shade, no? And then tingnan niya yung city of Nineveh from afar, no? So naawa naman ng Diyos, binigyan siya ng silong, a bush, and made it come over Jonah and give it a shade over his head to save him from his discomfort. So, ano pa rin si Diyos, malambing pa rin ang Panginoon, no? So, nasiyahan naman si Jonah na may cover siya ng konti, no? Kaso nung dawn came upon the next day, si God appointed a worm, attacked yung bush na yan, yung tanim na yan, at namatay. It withered. Kaya nung umaraw, talaga naman may wind pa, may ano, at the sun beat down on the head of Jonah so that muntik na siyang mahimatay. He was nahimatay and asked again that he might die twice na actually. Gusto niyang itapon siya para matapos. Ngayon, kanina gusto mo, ngayon gusto niya namang mamatay. That wish, he said, it is better for me to die than to live. Pero ano ang sabi ni God kay Jonah? Kasi di, nagbago na nga yung ng movement ng story. Diba? Kanina Nineveh, conversion. Now, si Jonah na. Actually, it's Jonah now being asked to convert. But God said to Jonah, is it right for you to be angry about the bush? And he said, yes, angry enough to die. Ayan na naman. Kaya ang sabi ni Lord sa kanya, you're concerned about the bush for which wala ka namang ginawa. You did not labor. Hindi ka naman ang nagpalaki niyan. And then, should I, meaning God, not be concerned about that great city, Nineveh, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also many animals? Question mark. This is the only book that ends with a question mark. No answer at all. Hindi natin alam kung ayaw kay Jonah. Anong sinabi ni Jonah? Oh, sige, Lord. Believe na ako sa iyo. Sorry, Lord. No? Chisi ako sa mga ginawa ko. Walang ganon. Parang tayo nang bahalang mag-conclude ng story kung si Jonah ba, after this, ay nagbagong buhay na o ganun pa rin ang pagtingin niya, gusto niya pa rin mamatay. We do not know anymore. It's up to us readers who now, you know, dugtungan yung kwento na ito. You see the style of the writer. He ended the story with a reflective moment. Question mark ang ending niya ng Book of
Jonah. See? Interesting book. Kahit. So, kung pag-uusapan yung tema, marami tayong tema na makukuha dito. Pero one theme na pwedeng pagnilayan at gumagabi na pala sa last session natin, I'm sorry, late kasi tayo nag-start, ay yung tension lagi ng divine justice and mercy. Diba? As much as we want justice for Nineveh, God's position ay mercy. Yun yung dilemma ni Jonah. Na yung Diyos ay makatarungan, dapat itong Nineveh was an oppressive city, destroyed a lot of cities and burned other cities and talagang kung makita nyo kasaysay kung paano nila tinorture yung mga prisoners nila. I've shown you some pictures of relief wall art, no? Kung saan talagang dreadful yung mga Assyrian army. They are the, sabi pa nga nila, in the history of torturing yung mga prisoners of war, ang pinakamatindi at pinakamauna sa kasaysayan ng pagtuturture ng bilanggo ay ang mga Assyrians. Kasi sila yung mayroong concrete image na naiwan sa palaces paano na tinuturture o tinorture yung kanilang prisoners. So, di dapat ba, katarungan ba, dapat ang manaig dyan at hindi mercy? Pero, no. Pero kung wala namang justice, ang sabi ng isang writer, mercy without justice is cheap grace, sabi niya. Kaya maraming people who are taking advantage of other people if you just employ solely mercy without justice. O yung sinasabi natin, forgiveness without justice is cheap grace, sabi ng isang ano. Di ba, marami tayong narinig niyan. Halimbawa, nagnakaw sa kaban ng bayan, diktador ng napakatagal na panahon, ang dami niyang sinalvage na, ano, ang daming ninakaw sa na pera ng sinamsam ang mga ginto. Sabi pa nga, hindi naman si Heidelin Diaz ang unang nag-uwi ng mga ginto. Meron pa daw mas nauna na nag-uwi ng ginto, isang ginang na asawa ng diktador. So, pananaigin mo yung mercy? Sige, patawarin na lang natin. Patawarin na lang. Di ba, we always hear, no. Justice. You should face kung what is katarungan. Kasi nga, mercy without justice is cheap grace. Yun naman siguro ang punto ni Jonah. Justice is minimum, mercy is maximum. Yun ang ginawa ng Diyos. Minimum yung justice niya, maximum yung kanyang mercy sa pagpapatawad niya doon sa Nineveh and kay Jonah. Kasi kahit na ganun ang ginawa ni Jonah, God was very patient, exercising His mercy more than His justice kay Jonah. Justice kay Jonah ay minimum. Na? Mercy niya kay Jonah ay maximum. O yung concept of universalism, particularism. Ano yung universalism, particularism? Yung idea na ang mercy ng Panginoon, o ang salvation, ay pangkalahatan. Hindi lang to a particular group of persons. Kami-kami lang ang maililigtas. Tayo-tayo lang ang maililigtas. Mukhang hindi ganon yung sa libro ni Jonah. Pero napansin niyo, mga sailors, mga Ninevehs, na unlikely people who would believe in God would be saved. Meaning, because they believe in God. No? Yun din ang idea ng 3 Isaiah at the Book of Ruth. Universalism, Gentile setting, si Ruth. Against yung particularism, tayo-tayo lang. Yan yung matatagpuan nyo sa libro ni Ezra Nehemiah and libro ni Prophet Joel. No stranger shall enter in this land. So, particularism naman din yun. Meron din point sila,
para ma-preserve ang kanilang cultural and religious identity, para sila ay manatiling talagang pure ang pagsamba nila sa Diyos, hindi nahahaluan ng temptation to worship other gods. So, tayo lang muna, ayusin muna natin ang ating sarili. So, particularism ang tawag. Yun lang yun yung tension lagi. Universalism, meaning all are invited, no? Or particularism, tayo muna, and then from there, we go universal. So, that's always a tension. And, well, ano ang last message natin kay from Jonah? Don't take life too seriously. For example, kung titingnan nyo, comedy talaga yung nangyari. Dahil, pangalan niya na lang, pinangalanan siyang Jonah, dove, a bird associated with stupidity, kahit yung sabi ko kanina. And all around him are great. Pag binasin yung Jonah, ang daming salitang great. Great. Gadol in Hebrew. Gadol. Great city of Nineveh, great wind, great storm, great fear of the Lord, great fish of Gadol. So ang daming great. However, Jonah chooses a life that is not great at all. And it is one of going down. Pababa ng pababa ang story ng buhay ni Jonah. He goes down to the port, Joppa, yun yung kanina, Joppa. He goes down to that pier, down to the ship, down to the hold of the ship, sa ilalim, sa malapit sa kasko ng ship, and then down to sleep, deep sleep, down to the sea, and finally, into the belly of the great fish. So, mula sa itaas, pababa ng pababa ng pababa, pababa ang buhay ni Jonah. From up, Jerusalem perhaps, up there, down to Joppa, to the ship, then doon sa ilalim ng ship, doon sa deep sleep, and then papunta sa dagat, and then finally into the belly of the great fish. So he played a joke on God, no? Pinaglaruan niya yung Diyos, dinakasan niya yung Diyos, pero the joke was on him in the end. Ano bang sabi natin, I started a joke and I started the whole world laughing, but finally the joke was on me. Parang ganun yun, no? Sige, you play a joke on God, pero at the end of the story, the joke was on him. Dahil pinadala ng Diyos a great fish to swallow Jonah, sabi nga ng mga rabbis, the taste of Jonah could have been awful, na it vomited Jonah afterward. If the Ninevites will do a repentance, that will be the greatest joke on his life. Kasi hindi siya maniniwala na ganun. And Jonah, being a prophet, knows that would never happen. Kaya ang sabi niya, Nineveh is Nineveh. Katulad ng sinabi ng Book of Nahum, an oracle against Nineveh, hindi yan magbabago ang Nineveh. Nineveh is Nineveh. That would never happen. What can a small-time prophet do for a great city like Nineveh? Pero, God is God, of heaven who made the sea and the dry land, sabi niya, and thus unchangeable. Kaso, the Ninevites repent, and God changes his mind. So Jonah wants to die. Gusto niya mamatay, out of shame, and makes that wish after another over a withered na pipino, plant ng pipino, cucumber plant. He forgets that he should not take life that seriously, for God is full of surprises. So, don't take life too
seriously. Ito po si Father Randy Flores ng Sacred Palestine, Quezon City, Biblical Director ng Bible Apostolate ng Diocese of Cubao, Bible Coordinator din ng aming congregation, SVD, Philippine Central Province, Biblical Apostolate. Stay healthy, stay safe, stick to science, but also stick with the Bible.